no? Sumigaw siya talaga. I know it! I know it! Gumaganon siya. Tapos sabi niya, Miss Van, bakit hindi na lang si Jowaw ang bigyan mo ng problema? Bakit daw siya? Sabi ko, para naman magka-conflict yung ano. Para naman magka-conflict yung ano, yung love team niyo, para maging mas epic. So, tawang-tawa lang ako sa comments niya. O, eh yun nga. Na-excite ako. Mag-pray tayo na may season 2, syempre. Yun ang gusto natin. Hanggang season, ano tayo? Ilang, madami tayong seasons. Hanggang wow. 10 po. Wow. Wow talaga, ha? Kaya ba natin yun? Well, sabi ko nga, dapat nga matapos tong ano, matapos tong pandemic. Because it will make everything easier. Yun yun, di ba? Pero seryosong tanong, anong ginagawa mo? Blooming ka lately? Seryosong tanong. May nag-point out rin sa akin yan during a meeting. Hindi ko alam. Hindi ko si Belle. Anong meron? Sabi ko, hindi ko alam. Tapos nakikita ko yung mga photos mo. Feeling ko dahil bumalik ako mag-workout. Siguro. Siguro yun yun. Tapos parang feeling ko, tama yung length ng hair mo sa'yo. Maganda yung length ng hair mo sa'yo right now. Pero baka yun nga, baka kasi nag-workout ka. Yun yung... Ano? Hindi naman po ako nagpagupit, feeling ko. Yung siguro nga. Baka nga dahil nag-workout ka, parang, ewan ko, parang there's something about you na parang may, ano, maganda aura mo. Blooming ka. Hindi talaga. No kidding. Uy. Hindi, maganda ka talaga lately. Mas gumagal lately. Oo, talaga. Dami nag-point out sa akin noon. Tapos nung nakita ko, ah, oo nga. May ano ka, may magandang aura lately. Baka nga dahil nag-workout. Yun yung ano. Tagal ko po kasi, yun nga po, since nag-lock-in, for years. As in, minsan sabay-sabay kami nag-workout, pero minsan po nga, wala na rin workout. So, may mga days na nakakalimutan ko. Pero ngayon, inaaraw-araw ko talaga siya. Ay, good. Okay yan. Tsaka parang, di ba exercise gives you endorphins, so it makes you happier, gets you a better disposition. So, it suits you. Mas makakatulog. Ah, talaga? Baka yun din yun. Baka rin kasi you sleep better. Hindi kaya yun yun? Nakakadagdag ganda yung ano pagtulog ng mahimbing. Hindi kaya yun yun? Ako ah, feeling ko, baka yun yun. Gumaganda ka nga. Hindi nga. Ano yun? Seryosong compliment yun. Alam mo naman, hindi naman ako ng BBS kapag, di ba? Kapag maganda talaga, sinasabi ko. Kapag hindi rin maganda, alam mo rin naman, maririnig mo sa akin, di ba? Sasabihin ko naman talaga sa'yo, di ba? So, yun yung, ano. Pero yan, talaga maganda ka talaga lately na bumabagay sa'yo. Ang tanong lang, alam mo, ang worry ko lang lagi dahil nagpuputol-putol tayo ng shoot talaga, continuity. Kasi... nagbago sa akin, Miss Ma. Oh, hindi. Sa'yo parang walang ano eh. Walang problema. Si Donnie kasi laki ng binago nung katawan eh. Nung nag-shooting tayo ng December eh. Tapos pinag-uusapan namin ng isang araw bago niya. Naalala mo yung picture na pinost ni Donnie? Yung sinagot mo naman? Tawang-tawa ko sa sagutan niyo eh. Nakakatawa kayong magsagutan eh. Oh, diba? nagtanong siya kasi sa akin, Miss Van, pwede ko ba itong i-post? Sabi ko, sige, sure, post mo. Okay lang, ganyan. Kasi 'di ba, the reason nagpapaalam is because 'di ba, we don't wanna spoil. So, in all fairness po sa aming cast, very careful sila sa pagpo-post ng pictures. Nagpapaalam talaga sila. Wala silang ni-leak, wala silang spinoil na anything para mas exciting for all of you guys. So, kaya nagpapaalam si Donnie noon na pwede po ba tong i-post. So, I think while he was posting or a little after, nagtuloy kami ng conversation. To sabi ko, Donnie, napapanood kita dun sa show mo, yung sa Jeju. Sabi ko, ibang-iba yung itsura mo. Dun sa ano. Sabi ko, dun tayo nagtapos kay Dave nung March 2020 na, alam mo yun, bago mag-shutdown ng mundo. Tapos, ibang-iba yung itsura ng December 2020 na, ano, na Dave. So, sabi niya, oo nga, Miss Van, ibang-iba. Sabi niya, lalo na yung buhok. Sabi ko, oo, kasi kinomentohan ko siya talaga sa buhok niya. Nung nagsushooting kayo nung December, nung nakita ko yung, ano, nung nakita ko yung rushes finally, di ko talaga napigilan. Nagsabi ako kay Ate Jopay, Ate Jopay, pakiayos ang buhok ni Donnie. Ah! Oo.
Tapos pinadalan ko pa si Ate Joppa yung pictures nung ano, nung first leg ng shoot. Yung nagbi-billiards kayo ni... Si iba nga. Oo, so I had to send that. And then yung ano, yung first day sa school ni Max na buhok ni Dave, I had to send that to Ate Joppa. Sabi ko, Ate Joppa, subukan nyo namang gayain tong buhok na to. Ibang-ibang buhok ni Donnie. Sabi ko, yung itsura ni Dave, ibang-iba. So, kailangan nating medyo ano. Pero pagdating nung dulo, lalo na nung ano, ito feeling ko kasi naayos na, na nabantayan na nga ni Ate Joppa eh. Episodes 8, 9, 10, yung buhok ni Donnie bumabalik na dun sa buhok ni, ano, ni Dave, nung initial buhok ni Dave. Na... As in, mas gumwapo siya talaga because na, ano yon. And then, yun nga, dahil kinigre naman talaga yung mga eksena doon, di lalo pa siyang gumwapo. So, yun naman. Cute-cute niya naman. Actually, na-comment ko rin to eh, na ang cute rin nung eksena nyo nung lahat kayo nag-aaral sa The Barb, yung may mga kanya-kanya kayong mesa. Originally, ayun, yun ang gusto mo! Yun yun! Episode 9 yan, hindi yan episode 10. 9 yan. As in, nung pinapanood ko yon, una, may nagpadala lang sa akin ng video kung anong itsura ng eksena. So, nung panood ko, oh, in fairness, ganyan. Tapos, nung napanood ko na na-edited, okay, kinig naman talaga. Hindi nyo mapigilan na makangiti nyo. Oo, kinikinig kayong lahat. Lahat ng nandun sa eksena. Okay, hindi lang naman kayo ni ano doon. Pero yun nga, kaya yung eksena na yun is isa sa mga reasons bakit sinabi ko sobrang kilig yung 9. Yan, yung eksena na yan, isa yan sa mga dahilan. Pero yung pinanggalingan niyang eksena na yung sinasabi kong maganda yung cinematography na ano, moment. Naka-sleeveless ka. Tapos, careful. Careful, ayun. Ang ganda ng eksena na yun. Diba, aminin mo, ang ganda nun. Napaka, parang for me ha, that was one of those scenes na I really loved writing the dialogue for that scene. Because it's such a big scene emotionally for the characters. So, sobrang kilig yun, and then sumunod pa yung dun sa The Bar. Hindi, kaya nagiging kilig. Kaya, diba? Kaya nga naging sobrang kilig yung gusto mong scene na yan sa The Bar. Kasi ang pinanggalingan, yung ano, yung magandang cinematography na eksena. Na, yon. Kilig yun, pero may sakit din somewhere dun sa eksena na yon. May sakit, may poignancy, and may pain dun sa eksena na yon. So, yun ang isa sa mga eksena ang gusto kong mapanood nila. Kasi, yon. Ang importante ng eksena na yon. Yun yung ano. Tapos, yun nga. So, episode 9 pala pinag-uusapan mo. Kasi si Inang din, yan ang sinasabi niya. Sabi niya, Van! Kasi, napanood niya ata madaling araw na eh. Kasi, di ba, ang haba ng workday namin, ganyan. So, pinapapanood. Sabi niya, Van, grabe, kilig na kilig ako sa 9, sa episode 9. Gawa ganun siya. Grabe, yung episode 9. So, sabi ko. Oh my gosh. Sabi ko. Van, gusto ko panoorin kahit yung scene lang muna na yun. Wow! Maniwala ka sa akin. Miss Van, kahit trailer lang po, okay na po. Ganon. Ay, hindi. Ginagawa pa yung trailer. Ginadagdagan pa yung trailer. Diba? May pinakita kami sa inyong version. Nakita mo yung version na yun, diba? Ng trailer. Yes. Yeah. Oo. Pinapaayos pa namin. Pinapadagdagan namin kasi dami nating ano. May tapos ako nakita, Miss Van. Ano? Anong nakita mo? Ano yung isa pa? Hindi yung trailer, Miss Van. Ano? Ano yun? Kilig din siya eh. So... ano yun? Pinanood ko siya, Miss Van. Pinanood natin. Teaser? Teaser ba yun? Yun ba yung teaser natin, Miss Van? Kumu sa'yo. Pinanood mo nun. Sa akin yun eh. Ano yun? Pinakita ko sa inyo, trailer. Ay, hindi. Yun.
Yung ano? Dati pa pala yun, parang last year, yung unang shoot pa pala namin yun. Oo. So, merong phone sa set na nandun yung ibang clips namin. Correct. Correct, di ba? Yun yun. If you think about it, nga yung pinakaunang trailer, natapos yun, Feb 2020. Kasi akala natin, malapit na tayong umere nung time na yun eh. Kaya lang, ayan nga, nagka-pandemic. So, hindi ay, tayo. Si Gello, Miss Van. Hi, Gello. How Gello, are you? Gello, ako ka, Gello. 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 Ito. Gello, pakigalaw ang basto. Ay, ayaw niya mag-request. Gello, ano ba ang basto? Yan, may dumating sa akin. Oh, ayan. Siya ba yan? Ito, nandito siya. Ang taas ng energy ko. Ang taas ng energy mo dahil nandiyan si Gello. Kompleto tayo, Miss Van. Natutuwa ako. Hi, Belle. Hi, Gello! Miss Van. Hi, Gello. Alam mo ba na si Gello, sabi niya, inaamin naman niya, siya ang presidente ng Don Bell Fan Club Makati Chapter at siya rin ang presidente ng Cowries Fan Club Makati Chapter. Oo. So, yun ang mga ano niya, no? Oo. Pero gusto niyang ilaban yung ano, yung bromance niya kay Donnie, Don Gel. Gusto rin niya 'yon. Siya ang number one fan noon. Wala nag-free si Bell. Uy, nag-free si Bell. Wala pong signal si Bell, Miss Van. Nag-freeze ka, Bell. Ayan, you're okay back. Na. Ayan. Sa internet. It's like, kamusta, Gello? Oh, okay, makikinig. Ganda ng ilaw. Ha? Ganda ng pailaw mo dyan, ha? Oh, may mga ano tayo dito, may mga dala tayo. Bumalik yan! Sige, yan sabihin mo sa live mo eh. Sige, send mo sa akin. Ang astig nga ng mga lives mo, ang ganda ng lighting mo. Wala iba talaga ang yellow, grabe. Wala, mas iba ka, Bel. Mas iba grabe, ka, Bel. Grabe na yan. Grabe si Gello, as in pagdating niya talagang, oh my gosh, si Gello, nagkakagulo na lahat. Ganun. Wow! Wow! Miss Van, di ba? Ganun po pagdating ni Gello. Wala, si Gello dyan na. Ganun. Mahili ba ang malaman nila yung sikreto natin? Mga, ha? Mga sikreto na. Atin-atin lang yun. Di kasi nila alam eh. Misa sabi nga ni Donnie sa akin. Sabi sa akin ni Donnie Minzabel, huwag ka muna masyado magpakita kasi pag nakita ka, mawala yung ano dito, yung mga tao sa akin. Sabi niya ganun. Medyo, okay lang, sige Dons, ibigyan ng mga itap sa bahay. Papabaya ka muna. Magpaparaya ka muna. Ang ganda ng pailaw mo talaga, setup mo ngayon dito. Sige, ano, para ano, hindi, kunyari pag nag, ano, pag nag-shoot tayo, mag-ano tayo, dadaling ko to, sa buo, ayun no, dadaling ang ilaw. Ano mo naman, ilaw. Wow. Bakit mo yan dadali? Kasi original ako, di ba, sa shoot natin, yung parang Galaxy mo. Pwede po. Para po si ano po, para po tulong na po kay ano, kay Quavis. Para may extra light kami. Wow. Kasi gusto ko sabihin sa inyo, sa dami ng gagawin natin doon sa additional shoot, wala ka lang time mag-live, Gello. Huwag ka nang umasa. Yun ang sasabihin ko. Dadala-dala ka pa ng ilaw. Pandagdag raw po sa ilaw ni Kuya Ives, Miss Van. Ano po, dagdag. Yun talaga. Pandagdag po. Nako, Gello. Naalala mo, Bel, yung may dala akong malaking ring. Dala-dala ko yung malaking ring light. Oo, ang dami mong ilaw na dala. Ring light ko nga. Sinabi ko kanina, di ba may dala ka pa nung Galaxy, ano mo? Oo, meron ako nun. Galaxy light, pati ring light. Grabe ang sip pag ni Gello. Kino wonder why pagdating mo nabubulabog kaming lahat. Uy, si Gello, andyan na, gano'n. Lag ba ako? Wala. Nag-lag ka ng slight, Bell, kanina. Eh, parang nga po si ano po, Miss Van, hindi po natin alam kung paano po magre-react. Opo, kasi po medyo delay po eh. Delay siya. Oh, ayun, naglag na naman. Kaya po, Miss Van, mamaya ngayon lang po tatawa yan. No? Tingin po. Ayan, okay. No more lag. Ay, naglag na naman. Right after I said no more lag, naglag ka na naman. Nakakatawa. Hello, internet mo.
Bel, kaya pa, Bel? Hello, Bel? Wala, ano bang problema na itong internet mo? Oh, ayan, nag-lag ka na naman. Oh, lag ka na naman. Frozen ka na naman. Miss Van, gusto niyo po kayo po mag-stream, Miss Van? Mas malakas po internet nyo kay Bel. Bel, narinig mo ba si Dero? Hello? Hindi ko siya narinig, Miss Van. Sabi ni Gello, humihirit si Gello dahil naging frozen delight ka na naman, sabi ni Gello. Miss Van, gusto mo ikaw na lang mag-stream kasi mas malakas ang internet mo kaysa kay Bel. Yan ang sabi ni Gello. Malakas ang internet ni Van. Ikaw na lang mag-stream. Okay guys, si Gello, si Miss Van and si Gello po mag-take over ng stream. Ano ka ba? Sayo. Ayan, de, okay na uli ngayon. Malinaw ka na uli. Okay na, okay na, Bel. Ano ba problema ng internet na ito? Kanina pa ako na... Baka tingin mo, baka may nakakunik na kapit. Ay! Uy, tama na nga muna kaka-internet. Sinabihan mag-disconnect. O, nag-lag na naman ako. Galing! Okay lang yan. Okay, hindi ko kayo makita! Hindi mo makita si Gello? Ako, hindi mo talaga ako makikita kasi patay yung video ko. Si Gello, hindi mo nakikita? Naka-data na nga ako ngayon eh. Oh, ayan. Nakita ko na si Gello ngayon. Naka-data na po ko ngayon. Pinatay ko na yung internet. Ah, okay. O, ayan. Hello, Bel. Okay na. Hello. Yes, okay, okay na. Okay na. Bye. Pwede na. Gello, alam mo, natakot yung internet ko sa internet mo. Kasi kami nung nag-uusap kami ni Miss Van, ang ganda ng internet ko. Nung pumasok ka, natakot siya. Sabi niya, nahiya ako sa internet ni Gello. Taas ng Mbps. Ganon. Dati ganyan din ako. Siya. Sobrang lag, sabi ko. Anong oras ka nagtapos kagabi, Gello? Yun po, after nung pinatugtog ko po yung huling song, Miss Van, nag-end na rin po. Ah, okay. Si Alex. Kasi si Gello kagabi, nag-try mag-concert, tapos nag-chikahan kami. Opo. Hindi na siya nakatuloy ng concert. Madalas ka nga pala mag-kumu. Talagang maganda ang internet mo kasi lagi ka nagsistream. Kailangan maganda ang internet kasi kung hindi, naku, maglalag din ako. Huwag ka matulad sa akin. Nakakaiyak na si Minsan. Last live ko talaga ang lala ng internet ko to the point na kailangan kong ulitin yung stream ko. Talaga? Nanonood ako sa'yo. Meron akong isang account. Nanonood ako sa'yo. Sabi ko, ano ba to? Parang nagmumoise ba yung cellphone ko o parang blurred talaga? Ba't ginamit mo pa ginamit yung isang account? Ba't ginamit mo pa isang account mo? Ba't ayaw mo gamitin yung account mo na gamit mo yun? Bakit ka may isang account? Ang tanong, Miss Pan. Meron ako isang account. Eh wala, pang ikot-ikot. Ganyan. Kasi minsan baka mahiritan ako eh. Sino ba sinong pinapanood mo? Kaya nga, sino? May kanina, may napanood akong live kanina eh. Naka-live siya. Hindi ko alam kung naka-live pa rin siya ngayon. Siya ba yung binibisita mo? Nako, Bel, pwede mo nang sabihin yung pangalan kung sino kasi pinaamin ko na naman siya kagabi and I said, it's okay to have a crush because it's normal. So, sino ba yung tinatanong mo, Bel? Sino yung naka-live si Ashley? Ah, si Ashley. Diretso-diretso talaga, di ba? Pala mo! Kamusta naman si ano? Kamusta si Donnie? Okay naman siya. Sinagot. Ano mo? Ba't ka sumagot? Spokesperson ka ba ni Donnie? Bigyan ka na. Daming sinisinalo. Ni Bel ni Donnie. Thank you, Bel ni Donnie. Grabe! Daming palo-halo. Grabe, palo-halo. O, nandiyan daw si Timer. Nandiyan daw si Timer. May nag-comment kanina. Teka. Nanonood daw si Ashley. Hi, Ash! Tama ba? Totoo ba? Baka nang it's a prank na naman kayo, guys, ha? Hi, Ashley! Ashley, kung nandito ka... Are you there? Gello, kung nandito si Ashley, ano sasabihin mo kay Ashley? Mag-ingat siya palagi. How are you? Ganyan. Hindi, Bel, ang mas magandang tanong,
ano ang gusto ni Gello na sabihin sa kanya ni Ashley? Marinig kay Ashley. Na ano? Na I care for you. Charot lang. Nadulas ka dun ah. Charot lang. Charot ka dyan. Ay, naku, Gello. Since, eh ako naman dito, nakiakit lang ako, Miss Van eh. Si Belle naman ang tanongin natin. Belle, kung andito naman si, kung andito naman si Donnie, ano namang sasabihin mo sa kanya? Siyempre, kakamustahin ko siya. Kasi, kinamusta mo siya sa akin kanina eh. Di tatanungin ko siya, kamusta ka raw, sabi ni Gello. Hindi ka naman. Maganda sagot. Magaling sagot to. Ano naman ang gusto mong sabihin ni Donnie sa'yo? Gaya-gaya ka ng tanong, mag-iba ka naman ng tanong. Ito, siyempre gusto ko ibalik sa akin yung question ko. Kumustahin niya rin ako. Sige, mag-iisip ako ng ano, ng tanong, ha? Ay, wait lang kayo dyan. Wait lang kayo, Belle. Wait lang, Miss Ba. May tatry natin, ha? Wait lang. Balik ako, kala niyo, ha? Anong gagawin mo? Ni Gello. Miss Ba, magiganti po. Huh? Magiganti ka? Paano? Wait lang po, Miss Ba. Nandiyan si Donnie, katabi mo? Opo. Wait lang. Feeling ko kausap niya si Donnie sa phone niya or something. Miss Van, baka lang, sinusulit niya pa yung question niya. Then, nagsisearch ako ng ano. Papatugtog ka ng kanta. Gusto mong bigyan si Belle ng soundtrack habang tinutokso mo siya. Ganun ba yun? Pwede. Ay, oh, binigyan pa kita ng idea. O sige, wag na. Man, si Gello po yung guest. Oo nga. Ewan ko. Alam yun, guys. Ito lang yung Gello. Kapag ano, remove na lang kita sa time. Gello. Kapag medyo ano na, may ano na hindi naman sagot yung time. No? X. Okay. O ano na yung gagawin mo? Iniintay ko na. Ano na yung pasabog mo? Mix man, parang ano, epic fail. Ano? Hindi niya nasulat. Ay, Miss Van, nag-record kami ni Belle po nung kailan sa lock-in. Naalala mo, Belle? Ano yun? Sinabi ko yan. Interview ko. Sinabi ko yan na... Ay, sa interview ba yun? Basta sinabi ko yan isang beses na nag-record tayo ng kanta. Oh, tayong dalawa ni Lavi. Ni V. Kaya naalala ko. So, sabi ko... Parating mo. Ay, tayo. Sabi sa akin nila. Oh. May record kayo nila Belle ng kanta. Sabi ko, paano yung nalaman? Sinabi ni Belle, okay. Sabi ko, eto, pakinggan niyo. Oh, sige. Parinig yan, parinig. Ay, ano nga? Wait lang po, sira po ata yung cellphone ng speaker ko. Po. Ano, cellphone ng speaker mo o speaker ng cellphone mo? Ano ba? Ay, nako, Jen. Ano yung kinanta niyo, Belle? Mabagal. Akala ko almost is everything. Mabagal pala. Mabagal. Akala ko din almost. Di ba? Akala ko din almost. Kasi lagi tayo kumakanta ng almost is never enough. Ano nangyayari? Kinanta rin natin yun isang beses, Jay. Kumanta o lahat kayo. Kumunik po yung Coco Melon. Parang may nag-burp, Gello. Okay ka lang dyan? Kumunik kasi yung Coco Melon nung ano ko, nung pinsan ko. Ito na lang. Coco Melon. O, ano na? Ito po, Miss Glenn. Kukunik ko lang po sa blue. Kasi parang sarap yung speaker na cellphone. Cellphone na speaker mo. Kanina pa siyang cellphone ng speaker mo. Kanina pa siya. Mas maganda po kasi painggan. Ito mo, painggan mo natin. Oo. Oh.